Magandang araw po mga kapitbahay at mga kachika. So ngayong araw na to, gagawa tayo ng bangus sardines. So heto, gumawa ako ng bumili ako ng bangus. Apat na piraso itong binili kong bangus. Yan, apat na piraso. At gagawin nating sardinas na bangus. So, before natin ihanda yung ating mga gagamitin para sa ating sardinas na bangus, gagawin muna natin ang ating bangus. So, umpisahan na natin ang paggawa ng ating bangus. So, ito yung ating bangus. Aalisin natin lahat ng palikpik at saka lilinisin na natin. Ayan. Para mamaya paggawa natin ng bangus, dire-diretso na siya. So, aalisin natin lahat ng palikpik para malinis siya. Maganda pagka luto. So, sa paggawa ng sardinas, kailangan wala yung buntot. So, puputulin natin dito yung buntot. Yan. Alisin natin yung buntot. So, nasa sa inyo kung ganong kalaki ang gagawin ninyo. So, medyo maliit yung binili ko, hindi masyadong malaki para dalawang hiwa lang siya. So, mas maganda ganyang hiwa. Ayan. Gitna nyo lang. Ayan. Tapos, linisin na natin. Alisin natin yung mga hasang para malinis na siya. Aalisin din natin yung pinakadugo niya. Yan. Linisin maigi, hasang, bituka. Yan, dito sa bangus, pupush nyo lang. Push nyo lang yan. Yan. Atakin nyo lang. So, ayun na siya. Okay na siya. So, para mawala yung dugo sa gumamit ako ng matulis na kutsilyo para yung pinakadugo. Ayan, maalis din natin. Para pagluto niya, wala ka nang tatanggalin. Dahil pati tinik, nakakain mo. So, dito, yung dugo dito, pipindutin mo lang to. Ayun. Meron kasing parang buong dugo dito. Yun, malansa yun eh. Tatanggalin din natin yun. So, ayun. Ito, yan, bukutin lang natin ng kutsilyong matulis para mawala yung dugo. Yan. So, alisin lang natin to, pero yung taba, huwag nyong aalisin. Yun lang, pinakadugo. Ayan. Same procedure lang. Tanggalin yung maigi yung dugo. Ayan, may kumikislot. May kumikislot dito sa ibaba kasi bumili ako ng dalag, bulig. Magpepesa tayo ng bulig ngayon panghalian. So, ayan.
So, apat lang ang binili natin bangus kasi maliit lang yung ating ano eh. Pressure cooker. Ayan. At saka first try ko tong gumawa ng bangus na sardinas. Ayan, tusukin nyo lang. Ayan, dun sa may tinik. Tapos, ganun-ganun nyo lang. Lalabas na yung dugo niya. So, ayun ang malansa eh. Tapos, kuhanin nyo yung pinaka-atay dito. Ah, pinaka-dugo dito sa may, ano. Yun, ano yun, tinatanggal ko talaga yun. Dahil iyon ang malansa. So, ito. Yan, oh, makakapanyo naman. Yan, malansa yan. Tatanggalin niya yan sa bangus. So, maina, malinis na malinis. So, ito. Kakadalawa na tayo. Yan. So, eto na po. Tapos na natin gawin yung ating bangus. Yan. Malinis na siya lahat. Yan. So, yan. Ang linis na. Wala nang dugo. Yan. Kailangan malinis na malinis at walang dugo na makikita. Yan. Linisin na natin. Para sa ating pagbababaran. So, meron akong bowl dito. Meron na siyang mineral water ang nilagay ko. Tapos, meron akong 2 tablespoon ng asin. So, lusawin muna natin yung asin. Ayan. Pag lusaw na yung asin, ibababad natin isa-isa yung ating bangus ng 30 minutos. So, okay na yung asin. Babad na natin siya. So, mamaya makikita nyo, medyo mag-iiba yung kulay niya, syempre. Yan. So, curing ang tawag dito. Yan, hintayin natin 30 minutes. Para mas okay. So, ayan. So, ngayon pa lang tingnan mo, medyo nagbabago na yung kulay ng ating bangus. Pero mamaya, hintayin natin ang 30 minutos habang tayo ay maghahanda ng sahog para sa ating sardinas na bangus. So, ito na po yung ating kinuring na bangus. Ayan, ganda na, oh. Ayan. So, alisin na natin dito. Lagay ko sa bowl. Lagay na natin dito sa bowl. So, ayan. Ito na po yung ating gagawing sardinas. So, ayusin na po muna natin yung ating mga sasahog dito. So, ito na. Mag-start na tayo. Nahiwa ko na lahat ng ating sangkap para sa ating bangus sardines. So, meron tayong red bell pepper. Meron tayong siling maanghang. May pamintang buo. Mayroong laurel. May carrots. Nilagyan ko rin ng sibuyas. Tapos, sinyip ko yung carrots. Ilagay na rin natin to. Ayan. Mayroon tayong konting toyo. Lagyan natin ng konti. Mayroon tayong olive oil. Ayan. At, ito po ang aking cute na lutuan. Yung aking pong lutuan na yan, ay
exchange gift ko lang po. So, first time ko siyang gagamitin para dito sa ating bangus sardines. So, mag-start na tayo. Unahin natin yung ating laurel. So, half-half lang. Para pampaganda ng kulay din. Para hindi siya maputla. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng olive oil. So, mas magandang lutuin pag olive oil ang ipapanluto ninyo. So, 1 liter ito, ilalagay lang natin half. Kasi 1 kilo lang yung ating lulutuin. So, 500 ml ang ilalagay natin na olive oil. Ng cup. Isa pang cup ng tubig. Kasi kailangan medyo pantay yung bangus sa sabaw niya. Kasi 2 oras natin itong lulutuin. So, ayan. 2.5 cups. 2 1/4 cups ang nilagay natin. So, ayan. Yan na yung ating sardine. So, lulutuin natin to. Tatakpan natin. At lulutuin natin to ng 2 hours para mas malambot. So, first time kong gagamit nitong ano. Ayan. Ayan. Salang na na. Buksan na natin yung apoy sa malakas. At pag nagwi-whistle na siya, hinaan na natin. Ilagay na natin sa medium heat. At medium fire. At pagkatapos, bilangan na natin ng 1.5 to 2 hours. O, sige. Mamaya, babalikan natin pag okay na yung ating sardines. I-check na natin yung ating bangus sardines. Ayan. Ayan ako. Wow! Ang sarap! So, ayan. Oh, kumukulo-kulo pa po. Yan na yung ating ano, sardinas na bangus. Ganda ng kulay. Wow. So, hindi pa natin yan hahanguin. Papalamigin muna natin siya. Yan, tikman natin. Ang sarap. Ay, parang ang happy ko. Kasi mukhang perfect na perfect ang ating first time mag-try ng ating bangus sardines. Ganda, pati kulay niya. Ang ganda-ganda. Sobrang saya ko. Ayan. So, pakuluin. Sorry po. Medyo pahupain muna natin yung kulo. Ayan, sakto-sakto lang yung mantika at saka yung tubig na inilagay natin. Kasi almost 2 hours kong pinakuluan to. So, titingnan natin mamaya pag malamig na yung oras na kinonsume kung lumambot ba pati buto.
So, babalikan natin mamaya kapag malamig na siya para hanguin na natin. So, heto na tayo sa ating ginawang bangus sardines. So, ngayon, ilalagay na natin sa ating tumbler. Meron tayong apat na tumbler dito. So, tiga-tiga lawang ilalagay natin. Kasi, bali, walong piraso ito. Ang ganda ng pagkakaluto. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Dahan-dahan lang. Isang buntot at saka isang ulo ang ilalagay natin para pair siya. Ating finished product ng ating bangus sardines. So, ayan po. Ang ating finished product ng ating gourmet bangus sardines. Ayan. So, ayan. Sana may natutunan kayo ngayong araw na ito. Gawin nyo din ito at hindi na kayo bibili ng sardines. So, napakasarap na ulam. Kahit anong oras, pwede nyo kainin. Almusal. Tanghalian, hapunan, pwede nyo kainin ito. So, maraming salamat po. Pwede nyo din i-stock at ipang negosyo. So, maraming salamat sa panonood. At sana po makasama ko ulit kayo sa susunod kong videos. At ang hindi pa po nakakapag-subscribe sa mga